my channel. Kung bago kayo dito sa aking video, please click the subscribe button. At kung magustuhan niyo naman ang mga videos ko, please click the like button and please leave comment below. Bakit nga ba tayo pulang-pula ngayon? O, tingnan nyo. Naka-nursing scrub suit pa ako. Nurse ang outfit ko today. Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa vitamin C. I-discuss ko mamaya yung benefits at saka mga effects ng vitamin C sa ating katawan. Mamaya din, mapapakita ko ng videos ng injection ko sa aking pasyente at saka sa sarili ko. Pero disclaimer lang ha, hindi ko to ginawa tong video na to para turuan kayo na mag-inject. So, kung medical allied professional naman kayo, this video is for you. Pwede nyo sundin ang aking mga technique. Pero kung hindi naman kayo medical allied professional, maganda na kung magpapa-inject kayo, humingi kayo ng tulong sa mga kakilala nyo na nurses, doctor, or medtech, o kahit sino na merong intravenous therapy license para safe tayong lahat. And better, doctor na mismo kayo pumunta sa mga hospital or clinic. Diba, ang vitamin C is famous being immune booster. So, kapag may mga kakilala ka o malapit sa'yo na may ubo, may sipon, kapag full pack ka dyan ng vitamin C, hindi ka kaagad-agad magkakasakit. So, may dalawa kasing klase ng vitamin C. Yung ascorbic acid at saka yung sodium ascorbate. Yung sodium ascorbate, ito prescribed siya sa mga may ulcer at saka yung mabilis ma-irritate ang sikmura, yung mga acidic. Bali, kasi ang sodium ascorbate, less acidic siya. So, para siya doon sa mga individual na mabilis humakbi yung tiyan. Yung isa naman is ascorbic acid. Yun yung alam nating lahat, yung ascorbic acid. Bali, yun naman yung pwede sa mga hindi acidic na mga individual. Ano-ano nga ba yung benefits ng vitamin C? So, diniscuss ko na kanina yung isang benefits niya, which is immune booster. So, tinutulungan niya yung katawan mo na palakasin ang immune system mo para kung mapunta ka sa lugar na may mga ubot-sipon ng mga tao, hindi ka kaagad-agad magkakasakit. At pangalawa, ini-stimulate niya yung collagen production, meaning may anti-aging effect din siya. Pero hindi naman yung sobrang babata ka ng mga 10 years, hindi naman yan. Tutulungan niya lang lagi i-refresh yung cells mo para lagi kang fresh, di ba? Yung parang tipong kahit puyat ka, pagising mo, hindi masyadong obvious yung lines mo. Pangatlo, yung isang benefit niya, yung gustong-gusto natin ng whitening, di ba? Gusto niya yan. Gusto ko rin yun. Itong vitamin C na to, usually hinahalo siya sa glutathione. Di ba? Kung nagpapa-inject na kayo ng glutathione, lagi magka-partner si glutathione at saka si vitamin C. Kasi si vitamin C, essential siya para kay glutathione. Battery ni glutathione si vitamin C para gumana si glutathione sa ating katawan. Para siyang, pag walang vitamin C, stagnant ang glutathione. So, kailangan lagi siya may kapartner na vitamin C. Pero, vitamin C alone, nakaka-help siya mag-glow ng skin and also whitening. Bali, ang recommended dosage in a day ng adult, katulad ko, tsaka yung mga nagpapa-inject ng glutathione, ang recommended dosage niyan is 1,000 mg up to 1,500 mg. Pero, kailangan may prescribe ng doctor kung pwede kang magtumaas hanggang 1,500 to 2,000 mg. Kasi mamaya, may cases na yung individual hindi naman pwede sa ganun kataas. Pero sa isang normal individual, like me, healthy and normal individual, wala naman akong UTI, wala akong ibang sakit, nagtitake ako up to 1,500 mg. Kasi yung 500 mg to 1,000 mg, ang effect niya sa katawan mo, immune booster. Then yung additional na 500 mg, yun na yung para magiging effect na anti-aging at saka yung whitening. Pero kailangan mo lang ingatan kasi pag hindi ka
uminom ng maraming water, baka magkaroon ka ng UTI. Kaya ako, palainom din ako ng water. Kasi yung ating vitamin C is water soluble. Bali, yung natitira na pupunta sa ating daanan ng ihe, baka mag-form ka ng UTI, urinary tract infection. Maraming klase ang vitamin C. Marami siyang form. Meron siyang capsule, meron siyang tablet. Papakitaan ko kayo. Meron ako dito, ito yung iniinom ko. Pero hindi ako nagpo-promote, pinapakita ko lang. So, nasa, ito siya. Naka-capsule form siya. Ito ang tinitake ko. Ito naman, sodium ascorbate. Kasi medyo humahapdi yung sikmura ko kapag umiinom ako ng ascorbic acid. So, ito, tinitake ko siya everyday. Then, meron din ako na effervescent type. Ayan, hindi ko na ipapakita yung brand kasi hindi naman ako nagpo-promote. Pero this one, ginagawa ko, tinitake ko siya, tinitimpla ko siya sa full glass of water. Hindi naman kailangan malamig or hindi naman kailangan sobrang init. Lukewarm water lang or pwede rin yung room temperature lang. Ito, ganito siya kalaki. Tinutunaw lang to sa glass of water. So, ibabagsak mo lang sa glass of water. Then, leave mo siya siguro mga 5 to 10 minutes. And then, stir mo. Inumin mo. Para siyang juice. So, pwede ko siyang inumin kapag hindi yung capsule ang iniinom ko. And then, yung isa, ito yung i-discuss ko mamaya. Yung, ito. Ito, hindi ako nagpo-promote ng vitamin C injection na brand, ha. Kung ano yung prescribed sa'yo ng doktor, yun yung sundin mo. At saka, make sure lang kung kayo yung mga fan ng mga nagpapa-inject, nagpapa-home service, o kaya pumupunta sa mga clinic para magpa-inject ng vitamin C, usually hinahalo sa glutathione yan. So, make sure lang na yung kinukuhanan yung supplier is legit at saka FDA approved. Etong vitamin C na to, ampule, pwede siyang i-inject through IV, means intravenous, sa ugat. Pwede rin siya sa subcutaneous, fats, at saka sa intramuscular, IM, sa muscle. Bali, mas prefer ko na i-inject siya through IV kasi unang-una, less painful, tsaka magiging comfortable yung i-injectan kasi mabilis lang din. Para sa mga hindi nurses, hindi doctors, at saka sa mga nanonood na wala namang IVT or intravenous therapy license, hindi ko nire-recommend na injectan nyo ang sarili nyo. Gayahin nyo ang video ko para injectan nyo yung sarili nyo or mag-inject kayo sa iba. Gusto ko lang maging aware kayo sa mga expect nyo doon sa medical professional pag ini-injectan kayo. Yung at least aware tayo na, oy, bakit ito hindi naka-gloves? Oy, bakit ito hindi ako inalkoholan? Para lang aware tayo na prone sa infection ang ginagawa niya. Tsaka para ma-appreciate din natin yung mga medical professional na sumusunod naman sa standards, di ba? Maganda yung maging aware ka sa ini-inject din sa'yo kasi katawan mo yan. At tsaka wag niyong gagawin ito kapag hindi kayo medical professional. Lagi kong uulit-ulitin yan kasi may maraming risk ang mangyayari kapag ginawa niyo ito kasi doon sa training, sa proper training po yan ng mga medical professional, tinuturo talaga yung kung paano mag-inject, kung paano yung proper way, kung paano mape-prevent yung mga infection, and so on and so forth. So, marami inaaral. Tsaka, hindi yan basta-basta maka-inject ka lang, okay na. Paano kung mag-bulge yan? Paano kung mag-collapse ang vein? Paano kung mapasukan nyo ng hangin yung pasyente? Or yung kung sino man i-injectan nyo kung hindi naman kayo medical professional?